mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Aklan Provincial Government nagpalabas ng bagong executive order sa ilalim ng Alert Level 2. Balitang atid ni Jorely Vicente. Nagpalabas ng bagong executive order si Aklan Governor Florencio Miraflores para sa pagpapatupad ng mga alituntunin matapos isinailalim ang probinsya ng Aklan sa Alert Level 2 simula February 16 hanggang sa katapusan ng Pebrero ngayong taon. Nakasaad sa EO na hindi na kailangan ang negative RT-PCR test sa mga biyahero lalo na sa mga returning overseas Filipino at mga turista na fully vaccinated laban sa COVID-19. Maaari lamang magpakita ng vaccination card o certificate bilang requirement para makapasok sa lalawigan ng Aklan. Sa kabilang banda, itinaas na sa 100% capacity ang outdoor dining sa mga restaurants, habang nasa 70% naman ang indoor dining, gayon din ang seating capacity sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Nanatili naman ang operasyon ng mga establishmento simula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, habang ang curfew hours ay magsisimula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Patuloy naman ang paalala ng gobyerno sa publiko na panatilihing sundin ang health at safety protocols para matiyak na ligtas sa coronavirus disease o COVID-19. Jorely Vicente, Kalibo Cable News. Condonation program ng SSS sa probinsya ng Aklan extended hanggang 14 ng Mayo. Balitang atid ni Erjoy Briones. Kasunod ng hiling ng mga SSS members na extend ang condonation program ng Social Security System sa probinsya ng Aklan hanggang Mayo 14 ngayong taon. Layunin ng SSS condonation program na maibsan ang kahirapan ng mga miyembro, lalo na ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Magandang pagkakataon ito para sa mga hindi pa nakapagbayad ng balanse sa kanilang mga loan. I-access lamang ang website ng SSS at magsumite ng aplikasyon. Ang nasabing condonation program ay para sa lahat ng mga miyembrong hindi pa nakapagbayad ng utang kahit wala pang pandemya. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang bayaran ng SSS member ang penalty dahil ang principal amount at interest lamang ang kanilang babayaran. RJ Briones, Kalibo Cable News. Vice President Lenny Robredo lubos na pinasasalamatan ang mga Aklanon supporters. Inisa-isang tinawag ni Vice President Lenny Robredo ang lahat ng kanyang mga taga-suporta sa probinsya ng Aklan nitong 15 ng Pebrero sa ginanap na campaign rally kasama ang kanyang kapartido sa ACC Gym Kalibo Aklan. Nagagalak ito sa mainit na pagtanggap ng libu-libong mga Aklanon na sumalubong sa kanya. Bakit kinailangan kong pangalanan ang lahat na grupong nakikiisa sa atin ngayong gabi? Dahil ito yung pagkakaiba ng eleksyon na ito sa mga nakaraang eleksyon. Pero first time po naming nasasaksihan yung ganitong klaseng energy. Ng mga volunteers na nagkusa walang bayad, walang binibigay ng pagkain. Nitong 16 ng Pebrero, binisita din ni VP Robredo ang isla ng Boracay kung saan pinuntahan niya ang ate community sa barangay Manok-Manok. Pagkatapos nito ay nakipagpulong sa iba't ibang sektor, kabilang na ang mga kababaihan at mangingisda bilang pagsuporta sa kanyang pagtutol sa Boracay Island Development Authority Bill. Nanindigan si VP Robredo laban sa Bida Bill na nakasalang ngayon sa Kongreso, anya mahalagang pagdiin upang masigurong hindi naiipit
ang mga dehado at ang kabuhayan ng mga residente at mga negosyante sa isla ng Boracay. Agad na nagtungo ang Lenny Kiko team sa probinsya ng Antique kung saan sinalubong ito ng mga opisyal sa Old Antique Building. Nagkaroon ng campaign rally sa Antique Plaza kasama ang trupang angat at naglatag ng kanilang mga plataforma. Para sa Halalan 2022 update, Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Senator Richard Gordon dumating sa probinsya ng Aklan para hilingin ang suporta ng mga Aklanon sa paparating na halalan. Alamin sa ulat ni Rio Trico. Naging mainit ang pagsalubong kay incumbent senator at Red Cross chairman Richard Gordon sa probinsya ng Aklan sa kanyang pagdating nitong February 15. Dumalo at nagsalita si Gordon kasama ang ilang mga tumatakbong kandidato sa pagkasenador sa political rally na isinagawa sa Aklan Catholic College Gymnasium. Bukod sa pinuntahang rally, nakipagpulong rin ang senador sa ilang mga local officials at mga kinatawan ng media sa probinsya ng Aklan. Sa isang meeting na kanyang dinaluhan nitong February 16, ibinida ni Gordon ang kanyang mga nagawa bilang isang senador ng bansa at ang mga patuloy pa niyang gagawin kung sakaling maihalal muli sa pwesto. Maganda magbigay na magbigay sa tao. Free this, free that, free this. Pero yung essential, hindi nabibigay. Yun talagang dapat natin gawin. Strengthen our economy, strengthen our military. Kayo, you should be ko. Ano ko, sa tingin ko with the Mandana Suling, subukan ko ilaban na dapat GSIS covered na kayo. And dapat i-amend ang constitution. Dapat talaga longer terms at saka no term limits. Pero bawasan, mababawasan ang mga dynasties. Kasi kung di nyo gagawin yan, dadami lalo ang dynasties. Nagiging negosyo eh. Magiging negosyo. Hindi naman masama ako, magaling. Iba, hindi. Maraming ganun na ngayon na nakakalimutan ng public service. Kasi daan ako na lahat eh. Mayor ako 12 years. Nag-iba yung bayan ko. Mayor ako. Nag-con-con delegate ako. I was the youngest. So really, panahon na para mag-isip tayo. Between you and me. Huwag naman magalit sa akin, not one of these candidates have the experience and the vision. At ako, hindi ako binibitbit ng gobyerno. Ginawa ko yung subik, mag-isa ko. Hinarang pa ako eh. Nung magawa na, tinanggal ako. Di ba, yung tourism, Wow Philippines. Nung lumakas na yung Wow Philippines, umalis ako, pinalita nila, it's more fun in Switzerland. Binayaran pa nila yung advertising na libre sa Wow Philippines. Tapos ano nangyari? Ayan, giba-giba. Ngayon, walang gumagalaw para pumasok ang tourism sa atin. It's really using your resources. Don't get... Ang problema natin, and I will end because baka magtanong kayo, tara mabilis tayo. What you need is what you need. What you want is different from what you need. Ang gobyerno corrupt because hindi bumibili ng kailangan. Dapat ang binibili ng gobyerno yun, needs driven. When you buy something, you need it. Pagkatapos ng kanyang pangangampanya sa Aklan, tumulak ang grupo papunta sa probinsya ng Antique para umattend sa campaign rally doon. Para sa Halalan 2022 update, Rio Trico, Kalibo Cable News. Mahigit 3,000 barangay health workers sa probinsya ng Aklan natanggap na ang kanilang annually allowances. Alamin sa ulat ni Jorelle Vicente. Naipamahagi na sa 3,238 na barangay health workers sa probinsya ng Aklan ang kanilang taonang allowances sa panayam ng Kalibo Cable News kay Dr. Cornelio Quachon Jr. ng Provincial Health Office Aklan. Nasa 4,635 pesos ang halaga ng perang ibinigay para sa bawat BHW bilang counterpart ng probinsya para sa kanilang allowance. A total of 3,238 ka mga barangay health workers will be receiving 4,638.35
pesos as counterparty profits para sa andang allowance. This is ginataw tara annually sa aton nga mga barangay health workers. That's why, because of the observance of minimum public health standards, in-divide namon into 2.5 days through distribution it at ang allowances. Sayon man naton, mga barangay healthcare workers ay kuan na sanda registered and accredited by the local health board it aton nga 17 LGU. So, sanda kita ro makabaton it mga allowances kung may ginataw ro province, ro municipal, as well as ro barangay. Dagdag pa ni Dr. Quachon, malaki ang naitutulong ng mga BHW lalo na sa serbisyong pangkalusugan sa kani-kanilang barangay. Nagpaabot rin ito ng pasasalamat sa mga BHW sa kanilang voluntaryong serbisyo sa komunidad para matulungan ang probinsya sa pakikipaglaban sa gitna ng pandemya. So kabaugid rubulik itaton nga mga barangay healthcare workers because nga may andara nga 20 households nga ginaserbisyuhan. Kung ano ro mga concern sa health ay nakatayod gid sanda gani ay ginapasamatan naton ro aton nga mga barangay healthcare workers because sanda ro aton nga first line of defense sa community because nga iya sa province ro aton nga municipal health office hindi man naton kaya nga ma-servisyuan kung wa ro aton nga mga barangay health workers gani ginapasamatan naton sanda sa serbisyo nga volunteer nga services nga ginataon nanda sa andang komunidad. Jorilly Vicente, Kalibo Cable News. Bagong public market sa bayan ng Nabas malapit ng buksan sa publiko. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Bukas para sa bidding sa mga nagnanais na umakupa sa bagong public market sa bayan ng Nabas. Ang bagong public market ay magkakaroon ng remittance center, butika, grocery store, RTW shop, gift and souvenir shops at iba pa. Pwede nang okupahan ang mga pwesto ng nasabing merkado publiko, ngunit hinihintay pa ang ordinansa para sa full operation. Mahigit isang taon bago natapos ang public market sa bayan ng Nabas, kung saan nagkakahalaga ito ng mahigit 42 million pesos. Ang nasabing halaga ay inutang ng LGU sa Land Bank of the Philippines at babayaran ng bayan ng Nabas sa pamamagitan ng kanilang internal revenue allotment. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Vaccination rollout sa probinsya ng Aklan nagpapatuloy. Balitang atid ni Rajoy Briones. Magkakaroon ng vaccination rollout ngayong araw, February 17 hanggang bukas, February 18, batay sa Facebook post ng Provincial Health Office Aklan. Sa mga kabataang nasa 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang at ang adult population ay maaaring pumunta sa Aklan Catholic College para sa first, second, and adult booster doses ngayong taon. Samantala, para naman sa mga batang nasa 5 hanggang 11 taong gulang, ang vaccination rollout ay magpapatuloy sa NVC Gymnasium hanggang Biyernes. Para sa mga gustong magparehestro, bisitahin lamang ang link na ito. Nagpaalala ang Provincial Health Office Aklan sa publiko na isang beses lang dapat magparehestro para maiwasan ng duplication of entries. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Executive Order kaugnay ng National ID, pinirmahan na ni Pangulong Duterte. Balitang atid ni Rio Trico.
Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na nag-uutos na ma-institutionalize ang paggamit ng National ID System bilang sapat na patunay ng pagkakilanlan at ng edad sa lahat ng mga transaksyon mapag-gobyerno man o pribadong sektor. Ang Executive Order No. 162 ay pinirmahan ni Pangulong Duterte nitong February 14, alinsunod sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Layunin itong mapabilis ang mga transaksyon at pagbibigay ng mga social services sa mga national ID holders. Sa ilalim ng RA 11055, ang record ng mga individual na nakalista sa Philippine Identification System o PhilSES ay dapat tanggapin sa mga public at private transactions. Matatanda ang naglabas din ng memorandum ang Bangko Sentral ng Pilipinas noong nakaraang taon kaugnay ng pagtanggap ng National ID sa mga bangko at financial institutions na sakop nito. Rio Trico, Kalibo Cable News. Gusto nyo ba ng mabilis at unlimited fiber to the home internet and high quality TV channels? Nandito na ang KC Fiberlink ng Kalibo Cable. Para sa mga gusto mag-subscribe, pumili lamang sa aming mga packages. Sa mga gusto mag-umpisa sa fiber experience, pwedeng i-avail ang KC Starter Plan na may unlimited internet up to 5 Mbps for as low as 999 pesos. Sa KC Lite Plan, maaari nyo nang makamit ang 25 Mbps only internet for as low as 1,399 pesos. For faster, reliable, and premium experience, KC Power Plus Plan ang the best choice for you. For as low as 2,999 pesos, pwede nyo nang ma-avail ang 50 Mbps only internet. May internet ka na? May cable ka pa! For more details, you may visit us at your nearest Kalibo Cable office or contact us on 268-8101-8103. Kalibo Cable, see the difference! Mayong alaw sa tanan, namo ni aton latest weather update sa subong adlaw sang Thursday, February 17, 2022. Basi sa aton nga latest analysis, wala man kita may ginamonitor nga low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility samtang ang Northeast Monsoon among nag-apekto sa Northern Luzon. Kita diri sa Western Visayas throughout the day, generally fair weather. Mayara kung kaysa sa mga isolated nga mga pag-ulan-ulan, pangilat ug panag-uob, labi na gid sa hapon ug sa kagab-ihon sa iban nga parte sang aton rehiyon nga dala sang localized thunderstorms. Hina tubtob kasarangan ni hangin halin sa amihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Para naman sa aton nga forecast range of temperatures, ang bilog nga Western Visayas generally yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw matunod karon alas 5:58 sa hapon mabutlak buwas alas 6:09 sang kagahon. Kagamuni ang aton latest weather update sa karon nga adlaw. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitahan lang ang aton nga official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na ang aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST, ako si Ferds Rubin, mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!